1986, nangyari ang pag-agaw sa kapangyarihan mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng Edsa Revolution. Layunin nitong pabagsakin si Pangulong Marcos para sa benepisyo ng iilan. Ang mga taong nasa likod ng revolusyon ay ang mga oligopoly at mga oligarchs. Ngunit kung ito ay ating susumahin at susuriin, mapapansin na may mas malalim na lihim. Yo mga brother, bago pa man tayo tuluyang magsimula ay make sure lang na nakasubscribe ka sa ating channel. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang na-update sa mga future uploads ko. At mga brother, subukan na rin nating paabutin ng 1,000 likes ang video ito. So paano? Simula na tayo? Ang mga comment na ito ang comment of the day na kinuha natin sa nakaraan nating video. Ang shoutout po ay nasa bandang dulo ng ating video. Noong June 1983, nagkaroon ng pagtitipon sa Toronto ang mga lider ng iba't ibang bansa. Bago pa man makapagsimula ang pagtitipon, ipinaalam na ni Pangulong Marcos ang kanyang plano upang mapasigla at mapalago ang ekonomiya sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ito ay sa pamamagitan ng paglikha ng Asian Dollar, napopondohan at babakapan ng 400,000 metric tons na ginto ng Pilipinas. Ang nasabing 400,000 metric tons na mga ginto na gagamitin bilang sandigan sa paglikha ng Asian Dollar ay ang mga ginto ng Tagayan Taliano clan na ipinalik mula sa Vatican. Ito ay nabanggit sa ating nakaraang video, kaya mas makabubuti at makakasubaybay ka kung papanoodin mo muna ito. At sa planong ito, ang Asian Dollar ay babakapan ng halos 2/3 ng mga ginto sa buong mundo. Ang 2/3 sa bahagi ng mga ginto sa buong mundo ay matatagpuan sa Maharlika. Nangangahulugan lang na kung matutuloy ang planong ito ay idodomina ng Asian Dollar ang buong mundo at matatalo nito ang US Dollar at iba pang currency. Sa planong ito, mapapansin at mailalarawan natin kung ano ang pinakalayunin ni Pangulong Marcos sa paglikha ng Asian Dollar. Ito ay para muling maitayo ang Maharlika at muling mapagbuklod ang buong rehiyon ng Timog Silangang Asya, ang dating Malayan Empire. Ang Asian Dollar na posibleng makapagpabagsak at makapagpahina sa US Dollar ng Amerika ay naging malaking banta para sa Amerika. Dahilan upang gumawa sila ng paraan para ito ay hindi matuloy. Ngunit ito ay hindi naging madali para sa mga kano. Dahil nga ang Pilipinas noon ay may lakas para idepensa at ipaglaban ang ating bansa. At sa pamamagitan ni Ninoy Aquino, nagkaroon sila ng bintana ng pagkakataon para pigilin ang pagkakaroon at pagsilang ng Asian Dollar. Yo mga berador, sa palagay nyo, ano kaya ang naging kontribusyon ni Ninoy Aquino sa pagpigil ng pagkakaroon ng Asian Dollar? I-comment nyo naman sa baba para mabasa natin ang mga opinion nyo. Ang pagtitipon ng mga lider na nabanggit sa unahan ng video ay nangyari noong June 1983, habang pinatay naman si Ninoy Aquino 2 buwan
matapos ipahayag ni Pangulong Marcos ang plano niya para sa Asian Dollar. May mga CIA na kumikilos sa likod ng Edsa Revolution upang masigurado ang pagtalsik ni Pangulong Marcos. Nang sa gayon, hindi mangyari ang kanilang kinatatakutan na paglabas at pagsilang ng Asian Dollar. Ito ang isa sa dahilan kung bakit nila gustong mapatalsik si Pangulong Marcos. Yun ay para hindi matuloy ang pagsilang ng Asian Dollar. Sa panahong iyon ay matamlay na at bagsak na ang ekonomiya ng Estados Unidos. Dahilan para mapag-interesan nila ang libo-libong ginto na nakadeposito sa Pilipinas. Ngunit lubhang matalino at sigurista si Pangulong Marcos. Ito ay ginamitan niya ng Lloyd's of London. Dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ang mga ginto ay nananatili. Para sa kalaman ng nakakarami, ang Lloyd's of London ay ang nangungunang insurance service sa buong mundo noon hanggang sa ngayon. Kaya naman ito ay may matinding seguridad. Dahilan para hindi ito makamkam ng mga swapang. Sa unang tingin, di mo mapapansin. Kala mo lang madilim, pero isa ng lilim. Yo mga berador, kung nagustuhan mo ang ating video ay huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, i-subscribe mo na. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang na-update sa mga future uploads ko. At mga berador, subukan na rin nating paabuti ng 1,000 likes ang video ito. At bago pa man matapos ang video ito, ay hihiramin muna natin ang linya ni Kalaman. Ito ang video. Pagkatapos ng video, i-shoutout ko lang ang mga berador nito na talagang tumutulong sa pagpapalago ng ating maliit na channel. Sila ay sina Paul Recto. Shoutout sa'yo kay Chicken Man. Shoutout sa'yo kay Spencer Portades. Shoutout sa'yo. O pre, na yan, tama na yung pronounce natin. Shoutout sa'yo kay John Robert Cantos. Shoutout sa'yo kay Hakim 26. Shoutout kay Alfonso Agbuis. Shoutout sa'yo kay Mark Paul Sumando. Shoutout sa'yo kay Pels Guapo. Shoutout sa'yo kay Jong Puluyan. Shoutout sa'yo kay Kent Perlas. Shoutout sa'yo kay Rico Mercurio Jr. Shoutout sa'yo kay Hashtag Foods and Hashtag Lovers. Shoutout sa inyo kay Psycho Seeds. Shoutout sa'yo kay John Fried. Shoutout Hallmark, kay Hallmark Mayday. Shoutout sa'yo kay Creative Libra. Shoutout sa'yo, salamat, number 1 daw siya. Thank you. Kay Alan Paul Servilla. Shoutout sa'yo kay Akisha Eunice Sunga. Shoutout sa'yo kay Marisa Basalo. Shoutout kay Coken Grijaldo. Shoutout sa'yo kay Jo Marie Serbano. Shoutout sa'yo kay Anthony Saminio. Shoutout sa'yo kay Christian Talantad. Shoutout sa'yo kay Chakno Official. Oh, may ML tayo. Shoutout sa'yo Idol Chakno. At saka kay Mark Lester Remedios. Shoutout sa inyo mga berador.
Ang tatlong larawan na nakikita nyo sa inyong screen ay ilan lamang sa mga ginawa kong video na talaga namang magugustuhan ninyo. At ang bilog na yan ay ang aking logo, kaya kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe, ay huwag ka na magpatumpik-tumpik. Pindutin mo na. So, paano? See you!